And good morning, believers! How are you? Ayan. So, today, panibagong vlog na naman ang ating gagawin. And for now, ako na naman yung mga kasama nyo. And, ayan, bagong destination na po ang makikita ninyo. Wala tayo sa bahay nila, tita. Nandito kami ngayon, or nandito tayo ngayon, sa luma naming bahay. I mean, sa bahay na matanda. Hindi sa luma. Actually, nalito bigla ako eh, no? Luma na siya. Pero dito naman talaga kami tumitira. Dito talaga ako natutulog, ganyan. So natutulog kasi ako kay tita usually kapag tapos ng aming live selling every weekend. So doon ako natutulog. So nakakapag-vlog ako doon. Pero today, dito natin gagawin ang ating vlog. And today, mga ngalakal tayo ng basura. But before that, abangan nyo yan ha. So kung bago lang kayo sa aming channel, Belief Pampanga, please do like, share, and subscribe. So ipasok intro! Guys, today mga ngalakal tayo ng basura and dahil magkakaroon tayo ng tatawagin kong Project Mayana. Ayan sila, Project Mayana. So today magre-repat tayo ng ating mga Mayanas and since kailangan natin maging resourceful at kailangan natin tulungan si Mother Earth na makasurvive at ang daming dumadaan sa sasakyan, maghahanap ako ngayon ng mga plastic cups along our environment. Along our environment. Ayan. So, ayan yung mga Mayana natin. So, later on, papakita ko sa inyo yung mga yan. And paano ba natin sila ipapropagate. So, tara, samahan nyo na ako. Guys, naglalakad na tayo ngayon at maghahanap ng mga plastic cups. And may nakita na ako. Ayan, may isa na ako nakita. Basurero yung peg ko dito, grabe. Ayan, isa. May isa na ako. Niya. Mukha talaga akong basurero sa peg na to. Hanap plastic cups. Sabi. Kasi sa itatapon lang natin yung mga plastic cups. Why not gamitin na lang natin, di ba? Okay. Guys, makinakita na naman tayo. Ito, another plastic cups. So sa lay-lay ng mga tinaanang ko, parang dalawa pa lang. Ah, ito pa. Yeah. Talagang naging ano ako guys. Naging basurero ako ngayon araw na to. Yay. Pero magamit natin yan. Grabe. Ito yung mga non-biodegradable things na hindi kayang ano, hindi kayang lusawin agad. Yan. May dumaan pang pulis. Yan. Ito pa. Kasi iba parang butas na. Saan pa? You gonna search. Ayan, ito pa. Yeah. Eh baka naman ma-COVID ako dito ah. Hugasan na lang. Maghugasan na lang tayo kamay later. Ayan. Nakahanap na tayo guys ng mga plastic cups. Medyo madumi yung iba. Kaya kailangan natin hugasan later. Ayan, pwede na siguro to for the meantime. Sobrang tayo sa amin. Hingi ng mga manok. Ayan. Halatang umaga-umaga pa lang. Time check. This is 7 a.m. po ng umaga. Bale, ayun, gumising ako ng mga 6:30. Walang kain-kain, walang ligo-ligo. Pero mamaya maligo tayo. Ayan. So ito pa. Finally, I'm home.
So ngayon, kailangan lang natin hugasan itong mga plastic cups. And guys, hindi na tayo sa bahay. And we're gonna clean up. Clean up. Linisin natin yung mga kanina pinaggamit, ay yung mga plastic cups na nakuha kami. Hugas lang muna ako ng kamay. Siyempre madumi yung mga yon. Para this di kumapit yung germs. Kaya sa panahon ngayon, kailangan tayong mag-ingat, maglinis. So yun na nga, nandito na tayo ngayon sa aking ano, pwesto. So nakahanap tayo ng mga pet bottles, nalinis ko na po yung mga yan. Kahit medyo madumi pa, malinis na yan. Ilang ba ito? Wait lang. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. Meron tayong 13. Meron tayong 13 cups na ano, napulot. So this time, kailangan natin silang butasan. Kasi let's start the process na. So may 13 nga tayo. So ang balak ko kasi dito is gawin silang nursery pot. Kasi di ba usually kailangan bumili muna tayo ng seedling bag, ganun yung kulay black yung may butas. Eh naisip ko kasi na why not gamitin na lang yung mga plastic cups na pinaggamitan. Eh unlike, yun nga, sabi ko kaya sa itapon, i-recycle na lang natin. So this time nga, kailangan muna natin silang butasan para at least kapag binigyan natin yung mga halaman or yung mga bini, tama ba? Sakong pa kasi bini. Hindi ko alam sa Tagalog. Search ko na lang. Kung Tagalog din naman yung bini. So, para hindi ano, hindi mag-stock up yung water. Eh, di ba, kailangan sa mga plants is well-drained. Diba? So, may kandila ako dito. Yan, may kandila tayo. Tapos, meron din tayong stick para mamaya kung butas. So, butas natin sila rin. Yun, nabutas siya. Oh. Galing na. Amis na amis, galing na. So mga ilang butas ba? Siguro mga ano, apat. Yeah. So nakakarami na tayo. Medyo matagal lang yung proseso, pero ano. Sa mga ano pala, sa mga gusto kong gawin ito, especially sa mga bata. Ayun, don't try it at home na mag-isa po kayo. Kailangan pa rin ng patnubay ng ating mga magulang pag ginagawa po ninyo ito. Baka kasi mapasok kayo or whatsoever. So, doble ingat na lang. Natapos na natin yung pagbutas ng mga ano, plastic cups. Ayan, may butas na sila. Okay, ayan may mga butas. So ngayon, lalagyan na natin to ng mga soil mixture. So kukunin ko lang yung mga component na gagamitin para sa ating soil mix. And then, ayun, mag-start na tayo na mag-cut ng ating mga Mayana. So ayan, so ito na yung mga ano, ayan, ipapakita ko na lang. Ayan yung mga plastic. na pinaglagyan ng ating ano cow manure at saka rice hull. So ngayon, kukuha lang tayo dito and imimix natin dito yung mga component. Okay? Mga Mayana natin, mamaya papakita ko po kung paano sila ika-cut. Okay? So abangan po ninyo yan. So for the meantime, mag-mix muna tayo. Halo. So ayun, nilalagyan ko na yung mga plastic cups natin para at least mamaya itatarak na lang natin yung mga cuttings ng Mayana. So hindi naman din kasi ganun sila kakahaba. So pwede naman na nalagyan natin yung mga plastic cups natin. And once na nalagyan natin, pwede na rin nating basain yung mixture, yung soil mixture. Para moist na agad yung environment ng ating cuttings of Mayana. Para lang tayo naglalagay ng halo-halo. Yes, ilan po? Ilan po ang kailangan po nila? Ilan po order ninyo?
So 20-20 lang po, lahat ng takal 20-20 lang. So last. Guys, mga believers, ayan, let's start ano, mag-cut na ng mga for propagation ng ating mga Mayana. Ayun yung ating mga Mayana. Oh. Actually, hindi sila ganun kadami. And alam nyo ba, umabot na ata ng 300 kinds of varieties na ang meron. Eh, para sa akin, parang pare-paras na lang sila. Parang wala silang pinagkaiba sa sobrang dami nila. So, ayan sila. Pakita ko sa inyo. Yun. And sobrang dami na ngayon sa market ng ating mga Mayana, 'di ba? So itong mga available dito sa bahay, ayan, ang dami na naman sa sakyan dumaraan. Feeling ko ito naman yung mga rare of the rarest. Rare of the rarest. Tama ba 'yun? Ayan, hindi naman sila super rare, hindi naman din sila super common. So ayan sila. So, hahanap tayo ngayon nung pwede nang i-cut. Pero ito, itong malaking to, pwede na. Okay, so tuturuan ko kayo ng tamang pag-cut ng ating Mayana. So, ayan, tuturuan ko na kayo ngayon, mga believers, ayan, kung paano ba ang tamang pag-cut ng ating mga Mayana. So, dapat daw, huwag natin silang masyadong i-ano, ang tag ito, ihaba. Okay, so dapat nagtitira pa rin tayo. Tulad ng mga to, ayan, kita nyo po ba? Wait lang. Ayan, kita nyo itong ganito. Ayan, to. Ayan. So, dapat, itong tinuturo ko yan. Dapat, tinitira natin yan. So, dito lang dapat natin siyang i-cut. Okay? Just like this. Dami na sasakyan. Pag ganito po dapat, okay? Tulad nga sabi ko sa inyo, tinitira po natin yung mga yung. Kasi yun yung magiging bagong sanga ng ating Mayana. So, dapat ito lang. Ganyan lang, kahahaba. So, ngayon, hahanap tayo ng mga ganito, kahahaba. Let's go! So ayun, nakaputol na tayo ng mga cuttings for Mayana. Ayan po sila. Oh. Ayan. Ang ganda na ito. Ganda sa camera. Ito. Ayan. 2, 3. Ayan. 3, 4. Ang ganda. 5. Ito. 6. Ang ganda na ito. 6, 7, ayan po, 7, 8, 9. 9 lang, 9, so, kasi hindi pa pwedeng iba. So, this time, so, nalagyan natin na ng, ano to, nalagyan na natin to ng soil mixture. So, babasain na lang natin siya. And then, ilalagay na natin yung mga cuttings natin. Ayan. Tubigan natin sila. So, 9 lang. So, tulad na sabi ko nga sa inyo, napakarami po ng varieties ng mga Mayana. Kaso, sa napapansin ko sa kanila, kapag nasa lilim sila, nag-iiba yung kulay nila. And then, kapag nasa initan naman din sila, nag-iiba yung kulay nila. So, feeling ko, kaya din nagkakaroon ng mga mutations is dahil nga sa tinatawag nating chlorophyll. May pa-chlorophyll ako eh. No? So, lalagyan ano lang natin, basain lang natin yung lupa. Ilan lang ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, last 3. Yung magandang ano na. Ayan. Parang tignan ng tahok, no? Diba? At saka ice cream. Parang ganun yung feeling ko ngayon. Last 2. Ayan. So nakikita nyo, tumutuloy yung tubig. So it means, hindi ano, hindi siya yung compact soil, okay? So alam nyo naman, pag sa mga plants, ayaw na ayaw nila yung compact soil pa. Okay, ayan no. Ito yung tubig oh. Cute. Tumadaloy. Okay. So ngayon, let's start the pagtarak. Tama ba? Sa ako ba kasi pagtarak? Kung saan yung ating ano? Hand powel? Tama ba? Powel? Hand shovel? Powel. Sino si Powel? Hand shovel. Okay. So, ilalagay natin siya. Ayan. Actually, mga Mayana, hindi naman sila ganong kahirap alagaan po.
mga believers. Alam nyo din naman yan kasi for sure, sa dami ba naman ng mga ano, ng mga halaman ngayon, Mayana pa bang mawawala sa collection ninyo? Okay. So, yun na siya. Andito yung aking tita. Mag-hi ka sa ating mga believers. This is my tita or Mama Edna. Tsaka habang nagre-repat po kayo, dasalan nyo po. Medyo dasalan nyo sila. Para at least, kamayin ko na nga. Diin mo yung ano, diin mo kamay mo sa lupa. Yeah. Para... dasalan nyo po sila para tumubo po sila at di po sila mamatay. Kausapin nyo din po na tumubo sila. Ang cute. Actually, di po talaga sila mahirap alagaan. Basta isinuksok sila. Ayan. Para ito yung, ano, ito yung tawag ito, yung kasabihan na kapag may isinuksok, may madudupot. Kasi susuksok mo lang sila and then tutubo na sila. Ano, walang kahirap-hirap. Pero syempre, dapat ayan, huwag natin silang kalimutan diligan. And sa mga ganito po palang bagong pot and bagong repot, huwag po natin silang idadirect sunlight muna. Okay? Dapat dun sa mga shaded light muna sila para hindi sila masunog. Okay? Para hindi sila hala nasunog. Nog! Ganoon. Ano daw yan? Ito, last. Ito, favorite ko to. Grabe. Wala lang. Parang para sa akin, sobrang rare niya. Pero I know, meron naman yung iba nito. Pero ayan, sa amin, rare. So, tanggalin ko lang ibang leaf, ha. Goodbye leaf. Suksok lang natin ulit. Suksok lang ng isuksok. So, ayan na sila. So, let's see them. Yung isinuksok believers yung ating mga ano, Mayana, ayan. So, later papakita ko sila sa inyo. But, to remind you lang pala, mga believers, once na-repot sila, makikita natin yung progress. For 3 days to 1 week, makikita na natin yung progress na meron na silang mga ugat-ugat, ganon. So, sa mga next videos ko, ayan, bibigyan ko kayo ng update kung kamusta na ba yung ating mga Mayanas na propagate. Okay! So, ayan, mga believers, natapos na ko. Natapos ko na, ayan, natapos ko na yung aking pag-re-repot ng ating mga Mayana, ng ating propagation ng ating mga Mayana. And hindi lang ito yung mga ano, Mayana na ipopropagate ko, madami pa yan, papadamihin ko to because ayun nga, meron kasi akong gustong gawin na Project Mayana or basta, abangan nyo na lang yan, okay? So I hope marami kayong natutunan guys sa akin ngayon. So unang-una, syempre yun, save the Mother Earth. So instead na itapon natin yung mga plastic cups na pinagamitan natin, we're not iponin natin and then recycle na natin, gawin natin silang nursery pot. And of course, pangalawa, kung paano ba yung tamang pagkat ng ating mga Mayana. I know, marami namang strategies dyan, maraming mga tricks or tips na pwede na nating sundin sa ating ibang mga ano, ibang plantitas. Pero yung amin or yung akin specifically is more of experience lamang po. Okay? So I hope nag-enjoy kayo. Thank you so much sa panonood. So huwag niyong kalimutan na i-click yung notification bell para at least lagi kayo updated sa aming mga vlogs and videos. And kung may mga gusto man po kayong iba pa naming i-vlogs, ayan, just comment down below. And we are so willing to do it basta kaya ng aming powers. And kung may mga katanungan din po kayo, pwede din po kayong mag-comment down below. Anyway, I hope mag-ingat tayo palagi. Ayan, God bless. Maghugas ng kamay after gawin to. And ayun, have a nice day. And always remember
So keep on believing and happy planting, mga believers! Bye-bye!